seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Tingnan nyo guys, oh. Ilan lang ba dyan ang tipi? Nasa ilalim lang ng Madrid Cacao. Ganda tingnan guys, oh. Andito ba to sa ano guys? Santa Cruz, Murcia. Kita nyo yan guys. Balang araw, balik tayo dito. Kausapin natin may-ari niyan guys. Dito rin, sa kabila. Backyard lang, oh. Typical backyard. Muna yung game on call, awa call. Tanawa call. Sa kabila, oh. Yan lang, oh. Madrid Cacao, trim man yung niya pero. Madrid Cacao, tinrim lang, oh. Nag-trim lang. Ganda na ng pagano. Tapos yung mga manok ko, uniform, tagal. Special na kainan to mamaya mga kakogi kasi konsihal yun namin, supervisor yung chief cook wife Quinta ng imong tayhok po. Kailan mo nilero mo? Yo po, para asa mo nasago lang sa kwan sugma sure kaya ka na nani matabas-tabas champion na gabi eh Rodel Blanquero ito smile rin. Kana. Guys, nihaw na baboy at nihaw na bangus. Dragon fruit. Oh, pag nabunga to mga kogi, dami nito. Thank you.
Guys, ang kasama para natin ngayon mga kakugi is yung LDI family headed by Doc Dave, tsaka Doc Randy, Doc Randy, Doc Mike, Doc Pio. Yan. Kung hindi dahil sa kanila mga kakugi, hindi tayo makapunta dito sa farm ni Boss Rafi, Yolo. So, pasalamat tayo guys sa LDI family. At abangan nyo pa mga kakugi, next year babalik kami dito kasi marami pang mga farm na i-introduce ng LDI para sa atin na mabisita. Isa na dyan si Boss Joseph Dumancas, isa yan sa mga bisitahin at marami pa. So yan, tayo'y magpapasalamat mga kakugi sa LDI family headed by ano, Doc Dave. Yan, Louie Game Farm. Nag-printing din. Nakita ko yung may demo. Lo, isa mo na. Naong na. Naong na. Picture, picture. Guys, lunch muna tayo. Ano lang, inihaw na isda at saka inihaw na baboy. Yan. Kaon. Kaon. Kaon tanggol. Dok Pogi, Randy, kain. Louie. Takugi, champion. Dok Pio, kain. Hello. Ah, kain. Tip boy, kain. Si tip. Right. Guys, kain mo tayo. Kain. Good. Hollo ka diyo, sige continue. Yan si Antet. Ayokol. Ayokol, bata pa koko. Yun. Hi. Yun guys, congratulations pala kay ano, Doc Dave saka sa lahat ng team. Very successful event kahapon. Every year yan, Doc, no? Thank you. Yun. Relax, relax, relax. Ano to, parang celebration to, celebration. Last year pala guys, ang nag-champion si ano? Boss. Si Boss Rafi. Ngayon naman ang nag-champion, ang team Kakugi. Yun, nagsama-sama ang dalawang champion.
daming mga breeding materials. Ang daming binibreed ngayon ni Boss Rafi dito sa kanyang breeding area, mga kakugi. Napapansin ko dito, mayroong isang brood cock na may dala-dalang 7 inahin. 3 to 7 hens ang nakikita ko na pinagsasabay ba yung binibreed. 3 to 7 hens sa isang brood cock. Yan. Ay ayon ng sweater, ng 5K sweater ng babae, mga ayon towian na elevator sa round ng babae. Ano ba ang mga Busing, ano ang pangalan mo, Busing? Ako pala si Tata. Tata, saan ka nakatuka? Dito sa breeding pen nakatuka ako. Oh, yun. Conditioning. At saka conditioning. Ano ba ang mga bloodlines na binibreed nyo ngayon? Breed namin ngayon ng Deng, ng Gilmore, Belwarin, Roundhead, ng White Gold, Raptor Boston. Yun. Ano yan? So yun ang mga ginagamit ko ngayon? Tapos yung dala mo? Kuha ng itlog ay matapang ang lalaki. So kaya gamit mo panungkit? Panungkit. Yun, saka tray. Tray. So mag-harvest ka ngayon? Oo. Kadalasan, anong oras ka nangunguha ng mga ito? 11 or 1 o'clock. Dalawang kuhay. Las 11 at saka launa. Launa. Kasi hindi mas lang magsabay-sabay naman. Hindi. Hindi ng itlog. Araw-araw ba, boss? Data, no? Oo. Mga ilang itlog na kukuha nyo? Kukuha kami ng mga 30. Araw-araw dito sa akin, 20. Iba naman sa taas eh. Sa taas, tao kanina. Tapos, lapad yun. Sabay-sabay ng pagsalang yan sa incubator. Sabay-sabay. Isang incubator. Mga 21 days kay boss yan pagsalang. Yung tinitipon nyo yung mga itlog, mga ilang araw? 1 week. 1 week? Ilagay muna sa ref. Sa ref muna. Pag-harvest, magkuha ng itlog, lagay muna sa ref. Sa isang salangan, sa incubator, mga ilang pirasong itlog yun? May lagay si boss na 800 ng 500. Yun. Ako. Tapos isang continuous salang. Yung breeding nyo? Continuous. Walang hintuan yan? 1 week naman, padalan doon sa Bacolod naman, doon i-incubate. Doon na incubate? 1 week na lang kuha ni boss dito sa bundok. Yun. Thank you ta ha. Saloy mo yung trabaho mo ta. Manood ako. Yan, manunungkit siya ng itlog mga itlog. Dala-dala niya yung sungkit. Yan, hindi matapang. Pinupulot. Kukunin mo na lang matapang. Hindi na nunungkit. Para ano sila. So yun, pinupulot na lang. Lagyan ng number, anong pen. Para anong lahi yan. So may record na kayo doon kung ano naman ito. May record doon si boss. Ang pin number lang. Pin number lang. Ito number 40. Yun. 40. Tapos lagyan ng 40. 40. Yun. Kagay dyan. Ito. Pakain na lang. Walang broodcock. Walang broodcock man, no? Wala. So, sinusungkit yan. Paano sungkitin? Yan. Nan. Ganun na pala. Panungkit yun, guys, oh. Yun pala ang technique. Pag namamalo yung ano. Mamalo ang lalaki. Ang kamay mo, ma. Sungkitin na lang. Tapang. So pag walang marking, meaning pakain na yan, pakain itlog. Yung pure elevator pills. Ito yung pure. Galing. 47. Bagyan mo ng number. 47. Ito naman. Itong talisayan mo, anong bloodline nito? So guys, anak ng original na elevator Kelso. Elevator Kelso. Kulay. Ito Milsim Black. Milsim Black yan.
Yung parang sa beach ka ba pag pag-selfie, relax mo. Dito ba, boss, may pumupunta ng mga buyers? Oo. Pag sa material. Sa material lang. Yung corday mo? Doon pa rin, wako farm ko doon. Oo, doon. Next time pa rin. Yeah. Pakita ko sa inyo. Nasa Facebook niyo yun, boss? Meo. Pwede mo marami pa lawers eh. Marami pa lawers, ha? Yan na yun. Baka makatagdag sa mga subscribers natin sa channel ko. Sa Cebu din dati ito. Dati, oo. Grabe. Yung pamangkin ko, mag-seminar ka, pupunta doon. Talagang hiling ko kasi dati pa rin maglaban. Mag-umpisa kang magmanukan. Okay, mga anong year na yun? 99. Umpisa ka rin nag-import? Hindi. Una, kay Otik talaga ako nag-umpisa. Tigaroso. Tapos, nung mag-reading ka lang? Nag-reading. Yan sa kanya nag-umpisa, pati nanood-nood muna paano maglaban, paano maganda. Matuto, nung maganda, haktay-takapain muna, namili na mumurahin sa ibang farm. Nung grabe na presentation winning, unang bid ko, sinalang, naglaban ako sa NSI muna, yung dating isang association dito. Na back-to-back ko agad yun. Nabak-tubak ko, sabi ko pwede na ako sumali sa mga malaking association, yun yung GF in GBA. Pagsali ko yun, na sunod-sunod ko rin champion. So, siguro, that's why I believe pa rin, pasipagan talaga yung manok. Kasi I believe din na lahat naman manok magagaling. So, pasipagan na yan sa handler. Ito pa rin ba, i-base mo lang yung mga handlers na sikat na dati. Grabe, tutok. May mga grabe pa aggressive, yung tutok na tutok. Diba, ang galing nila, grabe performance yung system na yun. Tingnan mo yung mga sila na yung ganun. Medyo tamad na, asa na ng tao nila. Nila sila na lang front ang bibitaw sa buhay. Hindi na ganun kaganda yung story. Tama. So that's why naniniwala talaga ako na yung pagpasipagan talaga sa paghahanda. Dapat takahan sa pero mga. Siyempre, maganda yung system mo. Upbringing, di ba? Bloodline. Upbringing. Paganda. Nakauli, pagtatari. So, kasi ako nasubukan ko rin. Ilang years na rin ako hindi masyado lumalaban. Minsan, pag magganahan, handa ako na tututukan ko talaga pag nandito lang sa farm. Talaga maganda yung basta hanggang sa bunga, nandun ako. Pero pag minsan, handa ako, tapos pabayaan na last 3 days sa tao, iba. Iba. Yung na 20 ka lang. Konting pagkamali mo lang. Yan na. Sa painom na 2 days, sa pagbigay mo lang ng feeds, in 1 day, 2 days, mag-iba talaga yung ano. Minsan, para parehas na ginagawa, same system, bakit last time, ang ganda ng performance, ganyan hindi. Kasi yung panahon, iba eh. Yung pagbigay mo lang ng tubig, pag iba yung panahon, iba yung pag maulan, pag mainit, hindi pwedeng parehas. So yung moisture talaga, pag-awag mo, alam mo. That's why mga tao dito, pag sinabi na, boss, binibitaw ko yan, kinikilos ko yan. Kung pag-awakan, huwag pag marunong ka sa manok, alam mo, moisture. Ay, dito, yung pagawa na ito, hindi ito inaatak. I-push ko lang yung mga kumukuha sa akin. Na nag-champion. Ang dami kong mga lagay na ganun. Pero ayaw ko yung tulad na iba na pag manalo lang, na may bloodline lang na kahit contest kanila, i-post na nila na kanila galing yun. Pero pag itag nila sa akin na sila mismo magsabi na using bloodline of Rapa Pauli Farm, di ba, ayos. Pwede mo, pero yung sabi na ako, unahan ko pa sila, pag marinig na mag-champion sila, unahan ko, i-claim na sa akin galing, hindi ko ginagawa yun. Kasi yung katuwiran ko, pag binili sa akin, hindi na akin yan. Kanila na yan. Diba? Pero pag i-honor kanila, pasalamatan ka nila. Yeah, thank you din. Diba? Yun ang satisfaction natin. Yes. Pag tabagan tayo, nanalo yung ano, sir. Yeah, nanalo yung pag-message mo sa'yo. Tapos, pero yung problema lang ngayon sa akin,
Ang dami nagtatag sa akin na kumuha sa akin ng day old, kumuha sa akin ng bloodline, kumuha sa akin ng manok, nag-champion, na ganito, pinapadala pati video. Hindi ko ma-add sa timeline ko, hindi ko ma-share kasi binaban talaga ako. Kunting ano lang, ban talaga ako. Talagang nag-iingat na talaga ako. Kasi yung page ko, ang daming ano na, ang daming followers, so hindi ko pwede ma-sacrifice na i-add ko sa page ko or sa Facebook ko. Kasi yung FB at saka yung YouTube, US platform yun. Yes, tama. So kung ano yung bawal, dapat follow lang tayo. Yun nga ginagawa namin, pagka-champion namin kagabi, pag-uwi sa bahay, asa ano, tinulihan namin, talagang pinasalamatan namin yung saan galing yung mga bloodlines na kinuha namin. Para matuwa, kasi yun kasi ang feelings namin ba, pag may nagpapasalamat ba? Ikaw, timing papagdating nyo ha? Yun nga eh. Ikaw pa, kayo na taga Cebu na nag-score dito sa Bacolod. Yeah, pag dati, munta ako dito, pre, tinitingnan ko yung parang pipe na ano, so ito dadalhin ko. Pero credits din sa sinong ganda? Ako yung magpo-point, ako talaga magpo-point na nga. Credit sa'yo, tsaka sa mga team mo. Kasi lahat ng factor yun eh. Biyahe yung manok nyo. Sa totoo lang, kasi ako, alam ko, sanay ako magbiyahe dati. Mahirap bala, iklahin yung manok na galing sa biyahe, especially tulad sa inyo, 1 or 2 days before lang dumating, galing si Bu. Tapos ganun-ganun pa yun. Big congratulations talaga sa team niya. Superstar pa yung kalaban mo. Puro pabangga. Tinitingnan ko nga sa programa, sabi ko, hindi nga ako nag-anay. Nung kala nila, laking pusta ko. Kasi hindi ako nag- Hindi, kasi talagang babangga din kayo sa mga superstar din dito. Kasi, hindi, para puro LBI din sumali ng mga ano eh. O mga directors. Sarap ng pintuhan namin niya. Maybe sloppy. Pero kailangan namin umuwi, guys. So, mag-alas dos na. Champion, ganda ng mula naman. Ang dami champion dyan. Tapos na silang maligo. Dari ganyan. Brang robot. Ah, kumain din ako sa kanila dito. Ah, tumalo. Ah, ato. Salamat. Kailangan ko kayo dito sa inyo. Kami lang muna din magtubo tao. Oh, check niyo ah, binigyan ako. Oh, binigyan mo ba? Binigyan ko naman sa picture. Binigyan picture. Boss, ingat re. Salamat. Boss, salamat po. One year naman sa akin. Pa-picture pa't na? Salamat. Picture ta? Picture kami ko na to. Picture, ta, picture na kami ta. Dok, picture na dok. Dok eh. Dito sa farm. Dok. Dok.